tulugin mo na ako, please. Inaantok na ako eh. Ano na naman bang problema mo? Wala. Hindi, meron. Ewan ko. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit? What's wrong? Hindi naman ako ganito eh. Alam ko may mali sa akin eh. Hindi ako ganito. Hindi ako to. Naiinis ako sa nararamdaman ko. Ako po, nasisiraan ka na ata ng tuktok. Oo, feeling ko malapit na. Nasisiraan na ako ng ulo. Bakit nga? Hindi naman ako to eh. Babae ako, maluloko sa babae. Hindi ako apektado sa babae. Bakit ito ngayon? Bakit? Hindi ko maintindihan. Dahil isang babae nagkakagalito ako. Babae? Pag ako ba nililipay na, sasamutin niya ako. Well, kuya, with that kind of attitude, sorry. Hindi? Sariyo ko naman ako. Malinaw ba ang mga buhay sa buhay? Well, binibigyan ko naman ang direksyon ng buhay ko. O, tignan mo, ako ngayon nag-aasikaso na nasa. Hanggang kailan, kuya? Knowing mo, pag nagsawa ka, natatakbuhan mo. Todo mo ginawa sa kabikab ng mga girlfriends mo. Girlfriend? Eh, wala na nga akong girlfriend. Pero kuya, tingin mo pa rin sa babae, laruan. Okay. At takot ka sa commitment? Paano yan? Hindi kong tanggalin yan. Eh, pride, matatanggal mo. Mayabang ba ako? Kuya, bakit ngayon mo lang inaam sa sarili mo, mahal mo si Nina? Di ba dapat noon pa? Siyempre, hindi naman ganun kadali aminin yun eh. Kaya nga, kasi mataas yung pride mo eh. Iniisip mo na amo ka at siya, katulong lang. Kuya, you have to be sure sa nararamdaman mo kay Ina. Hindi siya tulad ng mga ibang babae na madali mong ligawan, madali mo rin iwan. Yung mga simpleng babae na kagaya ni Ina, pag nagmahal, buong puso. Kaya pa nasaktan, buong puso rin. May pag-isipan mo mabuti yan. Ayaw kong baguhin yung sarili ko. Para kayo. Kuya, patunayan mo. Andito na ba lahat ng gamit ko, Mark? Isang box na lang, sir. Babalikan ko na ngayon. Mabuti na yun. Nandito na lahat ng mga personal na gamit ko. Kesa naman pakailaman nila doon. Siya nga pala, sir. Natanggap na nina Attorney Madrigal ang affidavit ng kalaban para sa criminal case. Sir, tinira kayo sa graft and corruption, malversation of funds, and violation of anti-gambling law. Binibigyan nila tayo ng 10 days para mag-file ng counter affidavit. And bukas, we're gonna meet with them. Eduardo. Summon mula sa office of the ombudsman. Sir, yan na ho ba yung hearing para sa administrative case? Oo. Kailan daw ho? Sa isang linggo. Ayoko nang parating pa sa hearing yan. Pakanayan ni Congressman Corona. Napitan mo siya. Makipag-areglo ka. Bakit ko gagawin yun? Di parang inamin ko na meron talaga akong kasalanan. Eduardo, ayoko nang palakihin ang issue ito. Ayoko nang skandalo. Sa tingin mo, titigil yun pag inuusap ko? Hindi. Lalo lang ako madidiin. Lalo lang nilang paingayin ang kaso. And besides, alam na naman natin kung bakit nila ako gusto masira. They want my position. Kung yun ang hihingin sa akin kapalit ng pananahimik nila, gusto mo? Don't worry, madam. We have hired the services of the best lawyers in town para idepensa si Governor laban sa kanyang administrative case. And at the same time, we will exhaust all the legal means para madali ang pag-akyat ng criminal case sa Sandigan Bayan. Kung kailangan ng pera para makatiyak, sabihin mo lang sa akin. Ayan ka na naman, Claudia. Leave me alone. This is my fight. Kilala kita, Eduardo. Madali kang sumuko. Konting bira, umaatras ka. Konting kante, umuurong. Madaling guluhin ang isip mo. Halika na nga, Mark. Kunin natin ibang gamit ko.
sanay gumawa ng sulat, pero ito lang ang alam kong paraan para malaman mo ang nasa loob ko. Ina. Dear. Dear. Ina. Ina. Ah, ngayon, ngayon ko lang ito ginawa sa tanan ng buhay ko. Ah, okay. Dear Ina. Ina. Hello? Hello, pare. Si Angelo to. Oh, Angelo. Milagro, napatawag ka. Oo eh, hindi kasi eh. Magagawa ko ng love letter eh. Paano ba gumawa ng love letter? Ano? Gagawa ka ng love letter? May dinidiskartehan ka na naman bago? Sige na. Alam ko ikaw magaling dyan eh. Sige na, sabihin mo na. Pero hindi naman yung style mo, di ba? Ano ba? Dahil mong tanong, sabihin mo na lang paano ba? Ganito, pare. Dapat yung romantic, umpisa mo sa ganito. Dear honey babe, o kaya sweetie pie. Yun, ganun. Yung tawagan pa lang, eh, nilalanggam na sa tamis. Pare, thank you. Corny mo eh. What's this? Ano ito? Anong ibig sabihin nito? May relasyon kayo ng alilang ito? Ha? Huwag kang magkaila! Nakita ko yan sa mga gamit mo! Alright. Sketch ko to. Pero Claudia, wala naman my siguro masama. Eduardo, isang katulong, dinuhit mo. Samantalang ako, matagal mo na akong asawa. Niminsan, hindi mo ako nagawang ipinta. Yun lang ba? O yun ang gusto mo, sige. Huwag kang pilosopo. That's not my point. Alam mo, hindi ko maintindihan kung anong gusto mong palabasin eh. Simple. May relasyon kayo ng ina. Kitid ng utak mo. Para isipin mo hindi yan? Hindi lang yon. Tinulungan mo siya noon. Kinupkup mo sila magpapamilya. Sa kabila na nangyari sa anak mo, hindi mo pa rin sila pinalayas. At ngayon, ito? Anong gusto mong isipin ko, Eduardo, ha? Ang bata ni Ina para... Yun na nga eh! Para na kayong mag-ama! Oo. Para kami mag-ama. Parang tunay na anak ang turing ko sa kanya. Benji, pwede ba? Mag-slow down ka naman sa pagtira kay Gob. Wala na siya sa pwesto. Pero hindi pa rin dahilan yung para itigil ko ang paglabas ng katotohanan. Iimbestigahan ang aligasyon sa kanya na siya ang gambling lord. Ano pa ba ang gusto mong patunayan? Itas, maniwala ka sa akin. Marami pa siyang kabulukan tinatago. Hindi ko pa alam kung ano yun. Pero hahalong kating ko. Yung kasong nakasampa laban sa kanya, it's just the tip of the iceberg. So, I'll see you later at War Boardroom. Yes, ma'am. Okay. Morning, ma'am. Morning. Call mo ma'am. Hi, good morning, ma'am. Good morning, morning. Deborah. Good morning, ma'am. Can you please, give me a copy of the minutes of yesterday's meeting. Oh, sure.
kasi parang tigre sa tapang. May pamilya kaya yan? Malamang. Kaso, mukhang iniwanan eh. Bakit? Alam nyo, kasi hindi matagalan. Kasi frigid. Frigid ba? Oh. Hey, what's so funny? Nothing, ma'am. I heard you laughing. What's so funny? Why don't you share your joke with me? Sorry, wala ma'am, po talaga. Wala o ako pinagtatawanan niyo? Hindi po, ma'am. Just make sure you're doing your job well or else. Maghapon tayo magjo-joke na magjo-joke dito. I'm just curious kung mapapatawa niyo rin ako. Sorry po, ma'am. Ito ang happy again. Miss Powers, fax copy mula sa Amerika. Listahan niya ng mga taong tumawag sa inyo. Ba mo muna mag-almusal? Hindi na. Doon na lang. Diego? Mag-iingat ka. Simon! Dalawampung taon. Dalawampung taon kong inakalang patay ka na. Yan ang makakabuti para sa lahat. Niloko niyo ako ng papa. Niloko mo ako. Sino bang unang nangloko? Di ba nangako ka na hindi ka magpapakasal kay Eduardo? Wala akong magawa, Simon. Pinilit ako ng papa. Pinilit ka? O na-realize mo na ayaw mong mabuhay sa piling ng isang mahirap? Alam mong hindi totoo yan. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo. Bakit ka umuo? Pinuntahan kita sa simbahan para kunin ka. Para ipaglaban kung anong meron tayo. Ba't ka umuo? Umuo ka kay Eduardo, di mo na yun mababawi pa. Umayag ako dahil nangako sa akin ang papa. Nangako siya sa akin na kahit na kasal na ako kay Eduardo, pwede pa rin natin ituloy ang relasyon natin. Nangako ang papa na tutulungan niya tayo. Pagkatapos ng kasal, pagbalik namin ni Eduardo, galing sa honeymoon, pinuntahan kita sa iyo. Pero nawala ka ng parang wala. Hinahanap kita, Simon. Hinahanap kita. Hanggang sa nalaman ko na lang kay papa na patay ka na. Ilang taon kong pinapunta ng papa dahil sa paniniwala mo, pinapatay ko. Sabi sa kanya na sabihin sa'yo na patay na ako para huwag na akong hanapin pa. Para matahimik na tayong dalawa, di ba yun ang tama? Anong karapatan mo mag-desisyon kung anong tama para sa akin? Minahal kita, Sim. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang lahat sa akin. Bakit ka lumayo? Bakit mo ko iniwan? Tama na. Tama na, Claudia. Tapos na yung nakaraan. May kanya-kanya na tayong buhay. Pagkatapos ng maraming taong panluloko mo sa akin, yan ang sasabihin mo? Magkanya-kanya tayo ng buhay? Alam mo ba na habang pinipilit mong ayusin ang buhay mo, ako na may lumulubog sa impyerno? Alam mo ba ang mahabang panahong tiniis ko para makalimutang minsan ay minahal ko? Alam mo ba yun, Simon?
Sorry. Bakit ka umalis? Bakit ka nakipagkasunod mo kay Papa? Bakit? Tama na, tama na. Tama. Tinakot ka na. Pinayawa? Magkano sa magkano ang binayad sa'yo ng Papa para layuan ako? $50,000. Patawarin mo ako kung tinanggap ko yung pera. Pero kung akala mo pinagpalit kita sa pera, nagkakamali ka. Dahil pinaniwala ako ng Papa mo na walang mangyayari sa relasyon natin kahit ipaglaban ko pa. Sabi niya hindi tayo para sa isa't isa. Tapos na sa atin ang nakaraan. Wala nang ngayon, wala nang bukas, wala nang magpakailanman, tiniyak niya sa akin yun. Kaya napilitan akong tanggapin yung pera. At tinanggap ko yun, ginamit ko yun para mapuuli yung nasira akong buhay. Yeah. Ngayon nakita na ko ito. Sa tingin mo ba mamabuhay pa ako nang wala ka? Hindi, Simon. Simon. Ngayon pa lamang nagsisimula ang kailanman sa atin. Corny pero sweet, diba? Kasing tamis ng iyong mga ngiti. Siguro kasing sarap din ng iyong pagmamahal. Alam ko. Alam ko nagkasala ako sa'yo. Nagkamali. Pero sana patawarin mo ako at tanggapin muli. Alam ko mahirap mo na akong paniwalaan. Mahirap nang bumalik sa dating yung pagtingin. Naiintindihan ko yun. Ang hinihiling ko lang. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon. Para patunayan ko sa'yo kung ano talagang nasa puso ko. Mula pa nung una tayo nagkita, hindi na ako yung dating kilala mo eh. Hindi na ako yung isang tuwag, papaglinlang. Iba na ako ngayon. Iba na ako ngayon. Iba na ako ngayon. Gusto kong maramdaman mo yan sa darating na panahon. Love. Rocky Road. Rocky Road. Pasok! Kukunin ko lang yung mga labada.
Tuloy ka muna. Pasensya ka na sa bahay namin, ha? Ito lang kasi yung kaya naming rentahan, eh. Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit kailangan ka tantikisin. Naiintindihan ko. Ako nga ang dapat humingi ng tawad sa'yo, eh. Nang sumama ako kay James sa Amerika, ipinangako ko sa sarili ko, lahat ng mahal ko sa buhay, iaahon ko sa kahirapan. Hindi ko yun nagawa kay inay at sa aking anak. Namatay sila nang hindi natikman ang ginhawang ipinangako ko. Pero ikaw, Lourdes, ikaw na nag-iisa kong kaibigan. Wala akong intensyon na pabayaan ka. Alam ko. Pero wala akong magagawa, eh. Hindi ko kayang pigilan yung binubulong ng puso ko. Bakit mo minahal si Diego? Anong nakita mo sa kanya at tinalikuran mo pinag-usapan natin, Lourdes? Anong nakita mo sa taong pinakamumuhian ko? Diyan na lang po sa tabi. Para sa tabi, para. Oh, dahan-dahan, ha? Oh, masakit? Dahan-dahan kasi. Okay, sabi okay ng lang. Doktor, huwag ka magpapagod ka, ano? Okay lang ako. Sasabi ko naman kasi sa iyo, eh. Kaya dapat nag- oh, dahan-dahan. Baka madulos ka. Mabuting tao si Diego. Limang taon pa lang kayong magkakilala. Eh ako, ilang taon kong tiniisan na lahat ng kanilang pang-ape. Alam mo, niminsan hindi niya ako sinaktan. At ako, anong ginawa niya sa akin? Alam mo kung anong ginawa niya sa akin, di ba? Alam mo siya ang dahilan ng lahat ng sakit na dinanas ko. Amor, sa kabila ng pagkatao ko, minahal ako ni Diego. Hindi siya marunong magmahal, Lourdes. Hindi marunong magmahal ang isang demonyo. Lourdes? Lourdes? Yeah, kuya! Ano ba to? Corny ba? Alam mo, sana kung high school lang gagawa, cute eh. Kaso kuya, hindi na kayo high school ni Ina. Hindi to magugustuhan ni Ina? Ewan ko, pero kuya, subukan mo na lang ibigay. Baka magustuhan niya. Tignan na lang natin. Pero kuya, alam mo, in fairness, kung sa akin ibibigay ng admirer ko, kikiligin ako. Huh? Alam mo, dapat hindi ko na dinadaan pa sa love letter na nararamdaman ko kay Ine. Kuya? May nakalimutan ka? Extra ang damit. Ako na lang. Pasensya ka na. Nakalimutan kong ihanda kanina eh. Marami kasi akong ginawang.
Wala. Sinisikmura lang ako. Baka kung ano na yan, ba't hindi ka magpatingin sa doktor? Hindi naman kailangan na yan. Nakukuha naman sa gamot. Nagbalik na ako, Lourdes. Para ipatupad ang paghihiganti sa lahat ng tao na nagpusti sa akin. Kabilang na si Diego. Kalimutan mo na ang pagmamahal mo sa kanya, Lourdes. Ayokong madamay ka. Ayokong lalo kang masaktan. Ina. Bakit ho? May ipag-utos ho ba kayo? Pwede ba kita makausap? Oo. Anong kailangan niyo? Kailangan ng tubig. Kumuha naman ng tubig, oh. Inom akong gamot, eh. Sandali lang, ho. Maintindihan kung bakit ko napaniginipan si Ina. Pero wala akong... Huwag ka na magpaliwanag, Eduardo. Okay lang yun. Kahit naman mag-away tayo, hindi ka aamin. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Kaya kong tapatan ang lahat ng ginagawa mo sa'kin. Morning, sir. Hala na kayo po. Kumain na kayo para kayo lumakas. Ika na. Wala akong gani. Sir naman. Eh, hindi ka makakain. Tingnan mo. Oh, nangangalumata ka na. Hindi ka makakatulog. Abay, sir. Masama yan. Sir, in love ka, ano? Ah, magandang araw ho, sir. Ah, magandang araw din. Ah, sige ho, maiwan ko na ho kayo. Ah, no, it's okay. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Huwag ka magmadali. Wala naman talaga akong gagawin eh. Tsaka wala akong bisitang darating. Ganun mo ba? Sige ho.
David, ba't mo ginagawa sa amin to? Wala po. Tumutulong lang po ako. Eh, alam ko naman po wala kayong asahang gagawa nito sa inyo eh. Eh, kumusta na kayo ni Ina? Okay lang po. Anong okay? Okay po. Bilang magkaibigan. Hindi ba nanliligaw ka sa kanya? Medyo. Alam mo, David, kung pwede lang na akong pumili para sa anak ko, ikaw ang pipiliin ko. Dahil alam kong sa piling mo, liligaya at giginhawa si Ina. Mrs. Benavista. Ganda umaga rin. Ayun po siya. Salamat. Kumusta ka na, Papa? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo ako niloko? Sa ginawa mo sa lalaking mahal ko, ako ang pinatay mo, Papa. Pinatay mo ako ng halos 2 taon. Minamahal ko niya, kababayan. Kapag binato niya ako... Natalo ka ng seleksyon. Kahit kailan. Hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Kahit kailan. Wala nang makakakilala sa'yo. Magpapatay ako ng ospital para sa mga may sakit. Kalsada, tulay. Kahit kailan. Magiging kahihiyan na kayo ng angkan at lason sa aking pangalan. Ibigoto lang po ninyo ako, anong likod, Mayor Enrique Salameta. Kung inaakala mo na nagtagumpay ka sa ginawa mong pagbabayad kay Simon, nagkakamali ka. Ngayong nalaman ko lang totoo, hindi na ako papayag na maulit ang nakaraan. Hindi na makakaalis si Simon kahit sa akin. Hindi kita mapapatawan. Sinira mo ang buhay ko. Mapupulang ka dito. Ma'am, oras ako ng gamot niya. Pare! Uy! Gabi na! Nandiyan ka pa! Parang Edwin, ikaw pala. Eh, hindi pa to ayos eh. Umuwi ka na. Bukas mo natapusin niya. Total, sa isang araw pa kukunin ng kliyente yan. Okay lang. Wala naman akong gagawin sa bahay. Ito talaga. Para ka namang walang asawa naghihintay. Wala namang problema eh. Nagpaalam ako na mag-overtime ako. Sa bagay, ganyan talaga pag malapit na maging tatay. Kahit hirap sa trabaho, okay lang. Ang sarap maging ama. The best! Di ba, pare? Yun bang feeling mo, hindi ka lang nakabuo? Hindi, nabuo mo pa rin pati yung pagkatao mo.
Ay, pare, siya nga pala. Sandali, may inakalimutan ako. Oy. Ito, crib ng bunso ko. Hindi niya masyadong nagamit ito, kaya mukha pa rin bago. Uwi mo na para magamit ng baby mo. Sige na, pare. Uwi ka na. Dali mo na ito. Una na ako, pare. Love letter. Kanino na naman galing? Kay Quarica. Hindi ah. Kay Sir Angelo. At saka mukhang para sa'yo. Ano ka? Oo nga. Kay Sir Angelo. Nakita ko sa kwarto niya. Oh. Para sa'yo yan. Hindi para sa akin yan. Iba pangalan eh. Hindi. Para sa'yo yan. Hindi para sa akin yan. Ina, para sa ito. Hindi kitang nga kita eh. Ko naman. Gusto kong kumain ng ice cream. Hindi cookies ganyan. Na may rocky roll pa. Uy! Hindi. Uy, para sa akin yan. Higpit nga lang hawak mo. Para sa'yo yan. Uy, Ina. Hindi nga eh. Tora. Sige na. Ano ka ba? Masama yan. Magbigay mo na ako. One time lang. Basahin mo. Basahin mo. Para malaman mo kung dinalam ng loob niya. Tora, ano ka ba? Ano ko? Ina. Hindi nga. Sige na. Ayoko. Galing mo talaga. Sige na nga. Kunyari pa, ayaw. Sayang, kung ako niyan, babasahin ko talaga yan. Kasi ang sweet-sweet niya, gusto kong kumain ng ice cream, cookies, and rocky road. Oh, sweet talaga! Natin. Pareho tayo ng ginagawa. Pero parang kulang eh. Gusto ko sana na makilala ka pa. Yun bang yung higit pa sa pagkakilala natin?
bilang magkaibigan. Kunyari ka pa, eh, booking ka na, no? Okay lang yun. Tayong dalawa lang naman, eh. Saka, uy, cookies and cream ka na pala ngayon. Eh, hindi pa naman talaga sigurado na para nga sa akin to, eh. Anong hindi? Aba, tumingin ng tao sa'yo, diba? Tsaka nasaktan ka niya. Dora, ayoko nang maniwala, eh. Dahil kapag naniwala na naman ako, umasa lang ulit ako na tapat nga siya sa mga sinasabi niya. Pero paano nga kung hindi? Eh, di ba mas masakit yun? Alam mo, tama ka rin eh. Mas magaan nga sa dibdib kung iisipin kong magkapatid kami. Planong ginawa ko. Hindi pa kompleto yan, ha? Alam mo, ngayon ko lang nare-realize, ang hirap pala gumawa ng management proposal. But this is good. Tama pa, kulang pa nga yan, eh. Alam mo, para sa isang baguhan na katulad mo, tama itong ginagawa mo. You're on the right track. Pero kailangan ko pa rin inputs mo, ha? Of course. O sige, di upuan natin to. Kahit na masira na ang ulo natin. Okay to. Pa. Ay, wala. Pa. Wala ka. Pangilang sa'yo sinus mo, ma? Pa? Well, marami ako naging girlfriends. Pero isa lang ang sineryoso ko. Maliban sa mama mo. Teka, bakit mo naitanong yun? In love ka ba? Sino sa mga girlfriends mo? Wala, hindi ko nga girlfriend. Hindi ko nga alam pa paano ko liligawan eh. Mukhang sineryoso ka. Uno, kailan natin gagawin to? Kailan natin tatapusin yan? Alam mo, Angelo, hindi importante kung paano ka manligaw. Ang importante, kung sasabihin mong mahal mo siya, kailangan totoo ka sa sarili mo. At kaya mo siyang ipaglaban, kahit na kanino. Sa nobe.